Alright, ayan po, recording na po tayo. Let's start our topic. Ayan. So, our topic for this afternoon and for this week is ayan, rational wait lang. Let's stop sharing pala. Wait lang po. Ayan. Are you seeing my screen po again? Para ano, klaro tayo. Yes. Okay. Sir. Okay. Okay. Our topic for this afternoon and for this week, kung sa mga hindi nakakaalam po, week 3 na po tayo, no? Week 3 na po tayo. Ayan, rational functions, no? It's all about rational functions, no? Objectives po natin, sino po ang pwedeng magbasa? Anyone? Mina or objectives. At the end of the lesson, you're expected to distinguish rational function, rational equation, and rational inequality. Represents real-life situations using rational functions. The learner finds the domain and range of rational functions. All right. At the end of this lesson, no, you're expected to, no, ito yung mga ine-expect na matutunan ninyo ngayong hapon na ito, no. Number one is distinguish rational function, rational equation, and rational inequality. Ano po ba talaga yung pinagkaiba nilang tatlo? Ano ang pinagkaiba ni rational function kay rational equation? Then si rational equation kay rational inequality and rational function. And vice versa. Ano ang pinagkaiba nila sa isa't isa? No? Number two, represents a real-life situation using rational functions, no? Yan. Dapat nating ma-represent in real-life situation kung ano ba yung pinag-aaralan natin. Pero nasa dulo kasi ng PowerPoint presentation to. I-check pa natin kung kaya siyang abutin ng oras. Kapag hindi kinaya ng oras, ipapanood ko na lang yung video ng ibang section. Ganun lang po siya kadali. Then number three, the learner finds the domain and range of a rational function, no? Ayan, hahanapin natin yung domain and range ng ating rational function. Pero magpo-focus tayo sa domain. Domain pa lang po tayo. Si range po kasi of a rational function, gagamit tayo ng inverse, no? Yung inverse po ay siguro alam niyo na rin or may idea na kayo. Ayan. Mapapag-aralan po natin siya in succeeding days or succeeding week po natin sa susunod na mga topics pa po natin, no? Kaya po ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon is yung domain po ng rational function. Okay? Taas kamay lahat ng mga nakaget sa atin sa objectives pa lang. Okay, isa, dalawa, tatlo. Alright, sige po, pwede na pong ibaba. Thank you po. But before we start to our main topic or our new lesson, let us recall the topic that we discussed last meeting, no? Number one, if f of x is equal to 2x cubed minus 4, evaluate f of negative 1. So ano po ang gagawin natin ulit kapag nag-evaluate tayo ng function? Castillo. Substitute po, sir. Substitute, no? Then meron tayong f of negative 1. Ano po ang isa-substitute natin sa variable x sa ating equation? Negative 1. Negative 1. Okay? Okay. Bali, lagay po natin f of x is equal to 2x cubed minus 4. Then evaluate f of negative 1. Lahat ng x palitan natin ng negative 1. Bali, 2 times negative 1 cubed minus 4. Ayan. Then, ang gagawin natin dito, gagamitan natin siya ng PEMDAS rule. PEMDAS rule. Ano po nga ulit yung PEMDAS rule sa mga nakakaalala? What is P? Parenthesis. E. Exponent po. Ayan. Then, yung MDAS is multiplication, division, addition, and subtraction, no? So, ano ang uunahin natin dito? Siyempre, yung nasa loob ng parenthesis, which is negative 1.
Then ano yung next na kasunod is exponent. Ano yung exponent ni negative 1? 3. Ano po ang equivalent ni negative 1 cube? Sa mga nakakaalam. Negative 1. Negative 1. No? Sa mga nakakaalam. Pero yung meron ba ditong hindi nakakaalam, hindi alam kung paano siya naging negative 1? Yes? Taas po ng kamay lahat ng hindi alam kung bakit siya naging negative 1. Ayan. Okay. Paliwanag po natin, syempre. Yung negative 1 po na yan is meron siyang exponent na 3. No? Bali, ang gagawin natin, ikakalat natin siya. Pakihiwa-hiwalayin natin. Negative 1 times negative 1 times negative 1. Tinuro ko po nung nakaraan, no, na kapag parehas ng base, then parehas sila ng exponent. Ang exponent po niyang tatlo is 1. Di ba po? Ayan, 1, 1, 1. Then, kapag binultiply mo, is ina-add lang natin yung mga exponent. Kaya po negative 1, tapos in-add natin yung mga exponent, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Babalik po tayo dito. Negative 1 cube. So, ito po, diniscuss ko rin nakaraan. Ang una natin gagawin is ipag-multiply muna natin or i-multiply muna natin yung negative 1 sa isang negative 1. Ang sabi ko po nakaraan, negative times negative is equal to positive. 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 Ayan. Positive. Bali magiging 1. Positive 1. Ayan. Then nakuha na natin yung value ng 2. Then i-multiply ulit natin si 1 kay isa pang negative 1. Bali 1 times negative 1. 1 times negative 1. Positive negative times 1. Negative. Negative, okay. 1. Negative. Negative 1. Alright. Ang gagaling. Mga negative 1 po. Ayan. Okay. Okay. Then nakuha na po natin si negative 1 cube. Ito, napakadali lang po nito ha. Negative 1 cube. Then, ilagay na natin sa ating equation. 2 times negative 1 minus 4. Ayan. Then, 2 times negative 1. 2. Negative 2. Negative 2 kasi nga. Ayan. Kasi nga positive times negative. Then, minus 4. F of negative 1 is equal to positive negative 2. Alright. Okay, ano ang final answer po natin dito? 2. Negative 6. Negative 6. Alright. Ayan, negative 6 po. May utang kang 2, umutang ka ulit ng 4. Magkano na ang utang mo? Oh, diba? 6. 6 na ang utang mo. Negative 6. Yeah. Okay? Clear tayo dito sa number 1. Taas, okay. Taas kamay lahat ng nakaget sa akin sa number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, napakadali. Madali, mahirap. Madali. Napakadali. Napakadali. Napakadali ng math. Alright. Ayan. Napakadali po ng math, no? Depende lang sa teacher kung paano niya ituturo. Kung paano padaliin yung buhay ng mga estudyante. Hindi mapadali ang buhay ng mga estudyante, no? Okay. Number 2, if f of x is equal to 2x cubed minus 4 and g of x is equal to x cubed plus 5, evaluate f plus 5, f plus g of 0. Bali, ang una natin gagawin is kunin muna natin si f plus g. Bali, f of x plus g of x. Okay? Ano po ang value ni f of x sa ating given? 2x cubed minus 4. 2x cubed minus 4. Then malinaw po ang ating operation na ginamit. Plus. Addition. Bali, addition po ang ilalagay natin kasunod. What is our value for g of x? X cubed plus 5. X cubed plus 5. Ayan, x cubed plus 5. Then ano po ang ginagawa natin kapag tayo ay nagpa-plot na ng ating mga given? Arrange. Arrange from the highest exponent up to the lowest exponent or the constant. Alright? Then ano po dyan yung may highest exponent? X cube. Yan, x cube po. Balit 2, x cube plus x cube. No? Regardless, ha, nasa inyo po yan. Regardless kung ano ang mauna sa inyo.
kung ano ang gusto nyong mauna, si x cube o si 2x cube. Depende po sa inyo. No? Then minus 4 plus 5. Ito rin, pwede rin magkabaliktad. Pwede 5 minus 4 or negative 4 plus 5. Depende po sa inyo. Okay, hanggang dito nasusundan ako. Taas po ng kamay. Okay, next tayo. 2x cube plus x cube. 3x to the 6th power. Oh. 3x cube. At lang. 3x. Alright. 3x cube. Ayan, 3x cube. Ayan, 3x cube. Kasi ang sabi ko, last meeting, si Mina kasi wala to last meeting eh. Ayan. Tinuro ko po ito last meeting. No? Operation on function. Bali, x cube, ayan. Kapag po nakita kayo ng variable, then wala siyang numerical coefficient. Pag sinabi pong numerical coefficient, ito po siya. Yung katabi ng variable x natin. Dito sa pangalawa, kung makikita nyo, ito po, yung x cube, wala po siyang katabi. Na, imaginary. Ayan. Magkakaroon po siya ng imaginary na 1. Balik po, ang nangyari is 2 plus 1, then copy yung x cube. Okay, nasusundan ako hanggang dito, taas yung kamay. Okay, very good. Then, negative 4 plus 5. 1 plus 1. Ayan, alright. Then, f of x plus g of x. Ito na po yung value niya. 3x cube plus 1. Pero, ang pinakakukunin natin is f plus g of 0. Bali, ang gagawin natin dito, f plus g of 0. Ano po yung isa-substitute natin sa variable x? 0. 0, siyempre. 0 yung nasa given. Bali, 3 times 0 cube plus 1. Alright? Gets ako hanggang dito? Yes. Yeah. The next is 0 cube. What is 0 cube? 0. 0 times 3. 0. 0 plus 1. 1. 1. 1. So that, or therefore, our final answer is 1. F plus G of 0 is equal to 1. Alright, taas po ng kamay lahat ng nakaget sa akin sa ating recall. Recall pa lang po tayo, ha? Alright, very good. Next. Ayan. Definition. Pakibasa nga po ang definition ni polynomial. Sibilyano naman. Sibilyano. A polynomial is an algebraic expression that consists of either variables, numerical coefficient, or constant. It may be the sum of several terms that contain different powers of the same variables. It can be expressed in terms that only have positive integer exponent. Example of... Okay na. Bali, a polynomial is an algebraic expression that consists either pwedeng variable, pwedeng numerical coefficient, or pwedeng constant, or pwedeng magkakasama sila. Ganun lang po kadali si polynomial. Dati, nung junior high kayo or ako, nung high school ako, ang pagkakaintindi ko sa polynomial, it is consists of many terms. No? For example, ito. Ayan. X cube plus 2x plus 5. Ayan. Kung mapansin nyo, tatlong term siya. Para sa akin, polynomial siya kasi marami. Marami siyang term. Pero mali pala yung thinking ko na ganun. Ang polynomial pala, it's either monomial, binomial, trinomial, or multinomial, it is polynomial. It is considered polynomials. For example, ito. Example of polynomials. Ito po yung mga example ng polynomials. 3. Kung mapansin nyo si 3, mag-isa lang siya. Isang term lang po siya. No? Isang term lang po. Then, siya ay tinatawag na monomial. Kapag tinawag po na monomial, kinoconsider pa rin si monomial as polynomial. Kahit siya lang ay mag-isa. Kahit siya ay mag-isa. No? Next is x 8x plus 1. 8x plus 1. Kinoconsider po siya na polynomial kahit siya ay binomial lang. Kahit dalawang term lang po siya. No?
The next is trinomial, na sabi ko kanina, no? Yan, kapag trinomial naman po, polynomial. Then, kapag multinomial or three or more terms na yung nandun, polynomial pa rin po siya, no? Either monomial or isang term lang, binomial or two terms lang, or three terms or trinomial. Polynomial po silang lahat. No? Nagets po ba ako sa polynomial? Yes po. Okay, taas po ng kamay lahat na nakaget sa polynomial. Okay, ito pa. Ito pa ang definition ng polynomial. It can be expressed in terms that only have positive integers exponent. It can be expressed in terms that only have positive integers exponent. No? Ayan. Itong 3, dun sa example of polynomial, itong una, ano po ang exponent niya? 1. 1 po ang exponent. Bali, polynomial po siya kasi ang exponent niya is positive integer. Positive number, then whole number. Yan po ang ibig sabihin niya, positive integer. Positive number siya, then whole number po. Yun. Then 8x plus 1. Ang exponent ni 8x is 1. Then ang exponent ni 1 is 1. Bali, positive integer pa rin po siya. No? Next is x cube. No? 3, yung exponent dito, 1 sa pangalawa. Dito pangatlo, 1. No? Positive integer exponent. Positive po yung mga exponents nila. Then whole number pa. Yun, yun po ang clue word kapag polynomial. Positive na, whole number pa. No? Then example of not a polynomial. No? 3x raised to 1 half. 3x raised to 1 half. Ibig sabihin po, although positive siya, positive number po si 1 half, hindi naman siya whole number. Ano po ito? Yung exponent nito? Hindi siya whole number. Ano po ang tawag dito? Fraction. Ayan, fraction po. Kapag fraction po ba, whole number? No. Hindi po. Ayan, hindi. Kaya po, hindi siya pwedeng maging polynomial. Kasi ang sabi sa polynomial o rule ni polynomial, have positive integers exponent. Okay? Next tayo, pip root of 5x plus 2. No? Pip root of 5x plus 2. Sabi dito, meron siyang radical sign, di ba? Then yung pip root po, kapag kinonvert natin as our, ano, as our exponent, ito kasi ang mangyayari dyan. Bali, yung fifth root magiging 5x raised to 1 over 5. Ganyan po ang meaning ni fifth root kapag kinonvert natin as exponent plus 2. Bali, meron na naman tayong one fraction na exponent. Makakonsider ba natin to na polynomial? No. Hindi. Okay. Okay, clear tayo sa polynomial. Taas po ang kamay. Lahat ng clear sa polynomial. Alright, very good. Alright, thank you po. Thank you. Tapos, baba na po na kami. Okay, next is rational expression. Rational expression po. A rational expression is a polynomial divided by another polynomial. Bali, meron tayong rational expression. Ibig sabihin ni rational expression is meron tayong numerator natin, then denominator natin or pinag-divide natin yung dalawang polynomial. No? It is a quotient written in the form of P over Q where P is our numerator and Q is our denominator. Then yung Q natin, dapat daw hindi siya equal sa zero. Example of rational expression. Ayan ha. Ayan po, ang meaning ni rational expression, meron tayong dalawang polynomial na pinag-divide. Ayun lang po yung ibig sabihin ni rational expression. For example, 3 over 8x plus 1. Yung 3 po ba, polynomial or not? Polynomial. Polynomial. Ayan. Then over 8x plus 1. 8x plus 1, polynomial po ba? Opo. Polynomial po. Ayan. Polynomial. Bali, pinag-divide natin yung dalawang polynomial. Next is x cubed plus 2x plus 5 over 8x plus 1. Parehas ba silang polynomial? Opo. Alright. Polynomial sila parehas. Kaya po sila ay rational expression. No? Okay. Next is
Example of not a rational expression. 8 raised to x minus 4 plus 16 over 8. X plus 1. Rational or not? Not. Not. Bakit not po siya not? Yung exponent negative po negative. Ayan, yung exponent po is negative. Ang rule ni polynomial is have positive integer exponent. No? Integer po siya, no? Totoo, integer po siya, no? Whole number na negative 4, pero hindi naman siya positive. Kaya po siya not a rational expression. Next is, meron tayong denominator na fifth root of 5x plus 2. Fifth root of 5x plus 2. Kapag nakita tayo ng radical sign, ang tawag po dyan, ha, ito po. Ito po. Ang tawag dito is radical sign. May kita nyo, ito po. Ha. Yan, bilogan ko. Kapag nakakita kayo niyan, ibig sabihin, fraction po yung exponent ng ating variable. Kapag fraction po ang ating exponent, hindi po siya maka-consider as polynomial. Then kapag po hindi siya polynomial, hindi rin siya maka-consider as rational expression. Okay? Ayan. Okay. Taas po ng kamay lahat ng nakaget sa akin sa polynomial and sa rational expression. Alright, ang dami. Very good, mga anak. Thank you. Bacalari Marian. Alright. Next. Identify if rational expression or not. Number one. Rational or not? Rational. 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 Eh, sir, ang sabi mo, ano ah, kapag rational, division ng dalawang ano eh, division ng dalawang polynomial, eh wala naman yung denominator. Ano po ba yan, sir? Rational or not? Sa inyo rational po. Rational or not? Rational. Rational. Bakit po natin rational expression? Bakit po? Kasi sir, divide that into 1. Alright. Pwede po. No? Kapag dinivide po natin sa 1 yan, no? Yan, lagyan natin ang denominator na 1. Kasi di ba pag dinivide natin sa 1 yan, yan pa rin ang lalabas. X squared plus 3x plus 1. E, dilagyan natin ng denominator na 1. Kapag nilagyan po natin ang denominator na 1, meron na tayong numerator na polynomial. Then meron tayong denominator na polynomial. Then polynomial po ba si 1? Opo. Ayan. Kahit siya ay... Ayan, kahit, okay, kahit siya po ay monomial lang, mag-isa lang, siya po ay polynomial. Kaya po, rational expression. Number 2. Rational. Rational expression. Ayan ha. Yung ibang section nalilito dito. Ang pinag-uusapan natin kapag kapag polynomial, exponent. Exponent po dapat yung pagbabasihan natin kung polynomial or not. Ito po, pinagbabasihan nila dito, yung ibang section, is yung negative 1. Yung negative 1 po ba, exponent? Hindi po. Oh, po. Hindi. Kasama siya sa equation. Kaya po ang number 2 is rational expression. Kasi ang exponent ni x minus 1 is 1. And 1. Alright? Gets po ako dito sa number 2? Opo. Yes, oh, yes po. Yes po. Okay. Number 3. Rational not, or not? Not. Not. Rational not expression. Number 4. Not. Not expression. Number 5. Rational. Rational po. Ayan. Alright? Okay po tayo. Taas po ng kamay lahat ng nakaget sa 1 to 5. Para klaro tayo. Alright. Okay po. Pwede na pong ibaba. Thank you po sa inyo. Next. A rational equation is an equation that contains rational expression. Ito naman po si rational equation. Nagko-contain siya ng mga rational expression. Kung mapapansin nyo, example of rational equation, sa left side, meron tayong rational expression. Sa right side, rational expression po ba si 3? Yes, kasi may lagyan natin. Yes. Man. Ganun pa rin naman siya eh. 3 divided by 1, 3. Kaya lagyan natin. Then, rational expression yung nasa kaliwa, rational expression yung nasa kanan, then may nakita kang equal sign sa gitna. Kino-consider po natin siya as rational equation. Rational equation. Okay, next is 8x plus 3x over 2. 8. X squared
plus 3x plus 2 over 8x plus 1 is equal to 3x plus 1 over x minus 1. No? Si left side natin rational expression, si right side natin rational expression, then may nakita kayong equal sign sa gitna, kinoconsider po natin siya as Rational equation. Okay, next tayo. Kapag naman, yung nasa gitna, nakikita nyo, is rational inequality sign. No? Yung sign na nasa gitna is inequality sign. It is rational inequality. No? Ganun lang po siya kadali. No? Rational expression yung nasa kaliwa, rational expression yung nasa kanan, then nakikita kayo sa gitna ng rational inequality, it is rational. Nakita kayo sa gitna ng rational ng inequality sign, no? It is rational inequality. Then next is, ito yung next sa baba, rational expression yung nasa kaliwa, rational expression yung nasa kanan, then nakita kayo sa gitna ng rational inequality, kino-consider po natin ito as rational inequality. Okay? Taas po ng kamay lahat ng nakakaget sa akin. Okay, next. Itong sign na to, greater than. Bakit po? Kapag ang bunganga ng ating sign is nasa kaliwa, bunganga ng ating sign is nasa kaliwa, it is greater than. Kapag naman po ang bunganga ng ating sign is nasa kanan, yan, it is less than. Kapag naman po, yung symbol ng less than is nilagyan natin ng guhit, ang tawag sa kanya is less than or equal to. Less than or equal to. Pwedeng mas mababa or pwedeng equal sila. No? Then ito naman, symbol ni greater than, pag nilagyan natin ng guhit sa baba, it is greater than or equal to. Greater than or equal to. Yan po ang ibig sabihin niya. No? Mas mataas or equal sa kanya. Okay? Taas po ng kamay lahat na nakaget sa akin sa rational equation, rational inequality, and rational inequality symbols. Alright, thank you po. Sige po, thank you po. Pwede na pong ibaba. Alright. Next po tayo. Rational function is a function of the form f of x is equal to g of x over h of x, where g of x and h of x are polynomial functions and h of x is not equal to 0. No? For instances, we have the polynomial function f defined by f of x is equal to x squared plus 3. F can also be written as f of x is equal to x squared plus 3 over 1. Yan, rational function. Kapag rational function naman po, ma-consider natin siya as rational function kapag may f of x, no? Kapag may f of x sa ating equation. Ayan. Kahit may equal sign pa po siya sa gitna, basta makakita ka ng f of x, ayan, it is rational function. Okay? Gets po ako sa rational function? Apo. Okay. Example of rational function, f of x is equal to 8x plus 1. Pag nilagyan mo ng over 1 yan, magiging rational expression na to. Then nakakita ka ng f of x, it is rational function. Then ito, rational expression, nakakita ka ng f of x, it is rational function. Then last, y is equal to 3x plus 1 over x minus 1. Bakit po siya naging rational function? F of x is y din po. Ayun, f of x is also equal to y. Diba sabi ko nga dati, yung mga ibang pwedeng tawag kay range. Ano po ba yung ano po ba ulit yung pwedeng tawag kay range? Ano po? Lesson 1 po natin 'yan, napag-aralan po natin. Okay, Gregorio? Output values, y values, second component. Then last is, alright, abundo, nak? F of x. Ayun, di ba? Ang sabi ko dati, merong dadagdag sa tawag natin sa range. Ang tawag natin sa range, di ba? Output values, y values, no? Then, second component of ordered pairs,
tsaka yung isa. Yan. Si f of x. Bali, si f of x, kahit i-rumble natin yung lima na yon, sila po ay magkakaparehas. Bali, si y, pwede natin palitan ng f of x. Okay, kuha po ako dito sa rational function. Okay, taas po ng kamay. Taas po ng kamay lahat ng nakaget sa akin. Okay, very good. Okay po. Pwede na po. Thank you po. Ayan. Okay, next is identify if rational equation, rational inequality, rational function, or none of the above. Number one, Castillo. Rational inequality. Rational inequality kasi meron tayong inequality sign. Then meron tayong rational expression, rational expression. Number two. Number two, Gregorio. Rational equation. Rational equation kasi may equal sign sa gitna. Then rational expression, rational expression. Number three, Abundo. Rational inequality. Rational inequality. Number four, Pilarino. Rational function. Rational function. Number five. Number five. Anyone, bukod sa kanila. Mina. Rational function. Ayun, doon tayo nagkatalo. Ayan. Okay na, okay na. Castillo na. Oo. Gigil na, ha? Alright. Bakit po siya hindi naging rational function? Yung number 5, sige Castillo na. None of the above po. None of the above. Kasi nga po, ayun, may radical sign po kayong nakita, oh. Kapag may radical sign po kayong nakita doon sa number 5, no? Ayan. Kapag may radical sign po kayong nakita ulit, magpo-produce po siya ng fraction na exponent, no? Kapag fraction po exponent, mako-consider po ba natin as polynomial? No. No. Yan. Kapag hindi po polynomial, mako-consider po ba natin as rational expression? No. No. Kapag hindi po siya rational expression, mako-consider po ba natin siya as rational function? No. 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 Kaya po none of the above. Yeah. Then last, si Biliano. Rational function. Rational function. Kasi si Y, pwede nating palitan ng F of X. Alright. Okay, taas kamay. Lahat ng nakaget sa akin. Simula number 1 up to number 6. Okay, very good po. Thank you. Baba na po yung kamay. Next tayo. Ayan. A domain and range of a rational function. Domain and range of a rational function. Ayan. The domain of a rational function, f of x is equal to n of x over d of x, is all the values of x that will not make d of x or the denominator equal to 0. Bali, ang dapat lang natin i-prevent or gawin sa domain is dapat hindi natin ma-equal or hindi maging equal sa 0 yung ating denominator or yung ating d of x. Ayan. Then, to find the range of a rational function is by finding the domain of the inverse function. Ayan. Finding the domain of the inverse function. Ayan. Alright. Sabi ko nga kanina, yung range hindi pa natin siya pag-aaralan kasi makukuha din natin siya sa mga succeeding topics po natin. No? Bali, magpo-focus lang tayo kay domain. And let's start. Number one. Example number one. F of x is equal to 1 over x plus 3. No? Ang gagawin po natin kapag ganyan po is wala tayong pakialam kay numerator. Tandaan po natin, ha, wala tayong pakialam kay numerator. Ang may pakialam lang tayo kay denominator. Kuunin natin si denominator, x plus 3. Yan po, x plus 3. Then si x plus 3, equate natin sa 0. X plus 3 is equal to 0. Ayan. Then x plus 3 is equal to 0. Ano po ang gagawin natin? Find the value of x.
Okay, Castillo na, find the value of x. X equals negative 3. Okay, x is equal to negative 3. Bakit po siya naging negative 3? Lumagpas sa equal. Ayan. Kapag tumawid sa equal sign or transpose natin, yung 3 papunta sa kabilang side, it is negative 3. Magiging iba yung sign niya. Kung positive siya dito, magiging negative siya sa kabila. Kung negative siya dito, magiging positive siya sa kabila. But in our case, no, it is positive. Kapag nilipat mo, magiging negative. Bali, x is equal to negative 3. Pero hindi pa po yan hindi pa po yan yung final answer po natin. Hindi pa po siya si domain. Balik, gagamit po tayo ng set builder's notation. Set builder's notation. Ibig sabihin, domain, yan, domain is equal to, yan, open braces, bali x, such that x is an element of a real number except x is not equal to 3. Yan po ang ating domain. Yan po ang ating domain. No? Bali, nagsimula tayo sa denominator. Then yung denominator, in-equate natin sa 0. Then yung 0, yung x plus 3, kinuha natin yung value of x. No? Yung nakuha natin si value of x, siya po yung value of x na dapat, na hindi dapat natin ilagay sa denominator. Kasi nga po, x plus 3, di ba po? X plus 3, x plus 3 is equal to 0. Then, kapag pinalitan natin ng negative 3 to, magiging negative 3 plus 3. Yan, negative 3 plus 3. 0. 0. Kapag 0 po, ang tawag po sa kanya is undefined. Kapag naging undefined po ang ating domain, yan, undefined po ang ating domain. Kapag naging 0 po ang denominator natin, magiging undefined ang ating domain. Right? Then, ang magiging domain natin dito, ayan po, x, such that x is an element of a real number, ibig sabihin yan, lahat ng possible values of x, except kay 3. Negative 3. Yeah, negative 3. Wala lang po akong negative sign. Alright? Taas po ng kamay lahat ng nakaget sa akin dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay, sino po ang hindi nakagets? Taas po ng kamay. Okay, baba po. Baba po muna. Lahat po ng hindi nakagets, taas ang kamay. Ayan, Salonga. Nak, ulitin ko, nak, ha? Ito po, example number 1. Example number 1. Ayan. Ang gagawin natin is, wala tayong pakialam kay numerator. Ito po numerator, ito denominator. Itong nasa taas, wala tayong pakialam kasi siya ay numerator. Ang pakialam lang tayo is denominator. Since, bawal nga pong maging 0 si denominator. Then, si denominator kinuha natin, x plus 3. Then, in-equate natin sa 0 or naglagay tayo ng equal to 0. Ayan. Then, solve for the value of x. No? X plus 3 is equal to 0. Bali, yung 3, positive siya. Kapag nalipat natin sa kabila or transpose natin sa kabila, magiging negative 3 po siya. Bali, x is equal to negative 3. Siya po yung value ng x na bawal maging bawal nating i-substitute sa variable x natin sa denominator kasi magiging undefined ang ating domain. No? Bali, ang ating domain is open braces or open bracket x such that x is an element of a real number or x, no, lahat ng possible values ng x, all possible values of x except x negative 3. X is not equal to negative 3. Ayan. Gets na po ba tayo dito? Taas po ng kamay lahat ng nakagets ulit. Alright. Okay po. Bali, baba na po ng kamay. Then meron na lang tayong 10 minutes. I think hindi na siya aabutin ng oras natin.
doon sa real life situation kasi medyo mahaba yung real life situation natin. Bali, stop share ko muna. Then stop recording. Yeah. Bali, ganito po ang gagawin.